Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan natin ang tungkol po sa isang bagong online lending app na ang kanyang pangalan po ay si Support. Excuse me. By the way, si Support po ay hindi po ito first time na na-feature dito sa Usapang Loan at Online Lending. In fact, nung mga nakaraang buwan, 10 months na pala, ay gumawa na po tayo ng review tungkol po kay Support. Bakit natin uulitin? Dahil nagbago po sila ng logo at nagbago po sila ng kulay. Pero, yung lending company na nasa likod ng app na to ay pareho pa rin. Si Excellent Era Lending Service Corporation. So, dito sa kanilang bagong app, from light green, nagiging yellow na ngayon. Oo, baka marami sa inyo ang mamalikmata at uutang muli. Kahit na hindi, mayroon na kayong hindi magandang karanasan tungkol po sa kanila. So, dati, ang kanilang app ay nakakuha ng more than 50,000 na number of downloads. Tapos, nakakuha sila ng 4.8 star. So, mataas yung ano nila, mataas yung ratings nila. Pero, bakit ngayon ay nagiging 10,000 na lang ang total number of downloads at nagiging 3.5 star ang kanilang ratings. So, kahit nagbago man ang kulay, wala pa rin nababago sa mga taong nasa likod ng online lending app na to. So, si Support, based po sa unang review natin, kung hindi nyo pa napanood ito, na-upload po natin 10 months ago. So, panoorin nyo po yan, Support. So, dito po ay ganun pa rin. Kahit na rehistrado po sila sa Securities and Exchange Commission under po kay Excellent Era Lending Service Corporation, ay ganun pa rin po. Loan shark pa rin po sila. Pag sinabing loan shark, mataas ang interest at malaki ang kanilang processing fee. At isa din po sila sa mga gumagamit ng third party collectors. Pag ang isang online lending app gumamit ng third party collectors, maaasahan nyo po na data privacy violator po sila. Pag hindi kayo nagbayad, manggugulo po sila sa inyo. Guguluhin po nila yung contacts ninyo, yung social media account ninyo, at nako, hindi po kayo nila papahingahin kapag nag-umpisa na po silang maningil po sa inyo. So kung ayaw nyo po magkagulo ang buhay ninyo at ayaw nyo po magka-problema, huwag na huwag po kayong umutang sa kanila. Hindi lang po sa kanila, sa lahat po ng mga loan shark na online lending app. Again, kapag tayo po ay umutang, responsibility or responsibilidad po nating bayaran ito. Iba po ang utang sa bigay. Okay lang sana kung pamimigay nila, pero negosyo po nila yan. Kaya kung ayaw nyo talagang magka-problema kayo sa bandang huli, iwasan nyo pong umutang sa mga online lending app, lalo na sa mga loan shark na ula. So, layuan nyo po. Huwag po kayong maging sakim pagdating po sa pangungutang. Dahil hindi po gaya ng mga kamag-anak at kaibigan natin ang mga online lending app na pwede nating mapakiusapan, pwede nating pwedeng ma-delay yung bayad natin. Sila po, pag utang, due date, kailangan nyo pong tandaan yan. Kapag lumagpas at hindi nyo po tutuparin yung pinapangako nyo po sa kanila, sigurado pong magkakaproblema kayo. So again, si Support po ay hindi natin rekomendado dito po sa Usapang Loan at Online Lending. Huwag nyo pong utangan kung ayaw nyo pong masira ang buhay ninyo. Oo. Malaki ang processing fee, mataas ang interest ng nambubulabog pa ng buhay, maninira
pa sila ng buhay ninyo kapag hindi kayo nagbayad. Anyway, maraming salamat po. Sana po ay lagi nyo po yung tandaan pag online lending app, huwag na huwag kayong umutang sa mga loan shark at data privacy violators. Shoutout sa lahat ng mga members dito po sa usapang loan at online lending, mga viewers natin, maraming salamat po sa inyo. At road to 30k na po tayo. So sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe po sa ating YouTube channel para palagi po kayong updated sa mga iba't ibang uploads natin tungkol po sa usaping utang or loans. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam.